Grabe nga ang pagsabog neto ni Anfernee Simons sa matchup nga nila laban sa Denver Nuggets. Ito nga ang disipulo ni Damian Lillard ay umiscore lang naman ng 22 points sa third quarter, 8 out of 9 sa field at 6 out of 7 sa kanyang mga 3-pointer. 18 points mga idol, in-score niya yan in just 3 minutes. Kaya naman tinambakan neto nga ang Portland Trail Blazers ang Nuggets, 135-110. Pero sa third quarter, bago nga ang explosion, ang offensive explosion ni Simons, ay lamang pa nga ang Denver. Pero napakalaking tulong nga nung grabbing performance nito ni Simons sa third quarter para nga mabigyan ng boost ang kanyang team at manalo. Ang naging final stats niya nga ay 29 points, 3 rebounds, 5 assists, isang steal at isang block. Tapos dinagdagan pa ni Damian Lillard ng 31 points and 8 assists. So walang palag talaga itong team ng Denver kahit marami pa silang weapon. Yung dalawang guardian ng Blazers ay talaga namang pinakitaan nga sila kung paano umiscore. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin itong si Kyle Kuzma dahil interesado ang Miami Heat sa kanya nga. Matapos nga ng very solid performance niya so far, 3 games in para nga sa Wizards. Nag-average nga siya ng 19.7 points per game, 7 rebounds, 2.3 assists. Ang kanyang 3-pointer mga idol ay 40%. Mukha nga well-adjusted na itong si Kuz matapos nga ng departure niya sa team ng Lakers. At ngayon nga halos lagpas ng isang taon na nandito nga siya sa Wizards, ay ito na, nailalabas niya na nga talaga yung kanyang tunay na galing. Nung parang second season niya sa Lakers nung wala pa si LeBron, 18.7 points ang kanyang in-average doon and 5.5 rebounds. Ngayon nga mga idol ay 19 puntos na, so parang back to old self na itong si Kuzma, which is maganda nga para sa kanya dahil for sure patuloy lang na mag-i-improve yan si Kuz. Kaya naman itong team ng Miami Heat ay parang gusto ngang kunin itong si Kuzma. Pero ngayon ay pag-usapan na nga natin ang isang balita na hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon ng maraming Lakers fans. Sabi ng former Laker player na si Lamar Odom, I think they would have to trade Anthony Davis. Para nga daw talagang maging title contenders itong ang team ng Los Angeles Lakers. Yan nga daw ang isa sa mga trades na dapat na gawin ng Lakers. Sabi niya the last 2 years nga daw hindi siya sigurado kung nakapaglaro na si AD ng 82 plus games. Which is hindi pa nga talaga mga idol. Dagdag niya pa na sure nga daw na sasabihin ni Kobe Bryant kung teammate niya ngayon si AD na i-trade na lang siya dahil hindi naman daw nakakapaglaro. Yan nga ang hot take na ito ni Odom na for sure na maraming magdi-disagree na Lakers fans. Alam naman natin na instrumental talaga namang key, susi, itong si Anthony Davis sa kanilang 2020 championship run. Nakita rin natin ang mga idol nung first season niya sa Lakers kung gaano nga siya kagaling, kung paano nga siya naging MVP candidate noon at Defensive Player of the Year candidate. Pero this past 2 years nga ay alam natin na panay injuries ang natamo niya at parang hindi na nga siya bumalik sa dati. Kaya nga sabi ni Odom, i-trade na lang yan si Anthony Davis. Anong masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.